Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilakan Lakbay. Napakaganda po ng panahon po ngayon, maaraw. Napakarami pong blessings at surprise na dumating po sa akin sa araw po na to. May kaibigan po nagbigay ng mga halaman na gulay at pakikita ko po sa inyo mamaya. At mayroon pong tumubo na mamahaling mushroom sa likod po ng backyard po. Napaka-rare po nun ng morel mushroom. Talaga po, naku, tara, samahan po ninyo ako. Sobrang sayo pong itong araw po na to. Mga kababayan, malalaki na po yung ano dito sa city center. Albas na kamote. Tara, mag-uwa po tayo. Hindi, bawat po yan. Ay, naku, inagawa lang nila ng digresya yung mga kamote. Ang pwede lang talbos ang liyo. Naku, sarap. Nakakainis po, no? Lakas ng dati. Ganda po ng panahon dito sa city center. Maaraw. Pero hindi po masyadong maraming tao kasi nasa beach po. Iba mga nasa summer cottages. Ang weather temperature po ngayon, ako, over plus 20. Napakasarap po mamaya mag-spend ng time sa backyard. Siyempre, minsan ganito po, chillax. Hindi po puro paghihirap sa sarili kung pinagkagawa ko. Ayan, kailangan naman i-maintain ko yung bangis ko. Ay, ganyan po talaga. Actually, less maintenance naman po itong bangis ko kasi natural po ito, di ba? Napakasaya ko po talaga. Yung tipong pag-uwi po ninyo, meron kayong maaabutan na ganito sa yard po ninyo. Kasi mga kaibigan ko po, meron po itong dalawa na iniiwanan ko po yung susi pag wala po. At yun, pag-uwi nyo, ganito. Mga pananim. Ito po, lettuce. O, di malalay ko po ito sa plan. Ito, tatlong itsura ng lettuce. Pwede rin po itong kainin. sa shop yata nila binili. Sabi ko kasi, do sa box planter ko na wooden, kahit galing sa shop, yung mga punla, pwedeng itanim sa labas. Basta mga herbs. Kaya sa bili sa garden section, mas mahal. Tapos, ito po yung mahal. Itong sili na to. Yung maliliit na bell pepper. Ang dami na pong bunga. Yan. May bunga po yan. Napakasaya. Lalay ko po ito sa greenhouse. Dali, parang may napansin. Ito, Thai basil to. Ito. Tapos, isa, sweet basil. Yun, sa pesto. Napatapos ang Thai basil sa mga Thai dish. Spicy na yung coconut milk spice. Gusto po nila yun pag nagluluto po ako talaga. May mga future to mga rich friends ko na ito eh. Kaya kailangan eh, paspasan natin yung ano, paghaba ng papel natin. Tumawa ko po ako ganito. Simpleng kaligayahan. Alam po nila yung mga ano ko eh. Simpleng kaligayahan. Sila naman po kasi lagi kong pinagluluto, di ba? Sabi nila, mahal daw po yun pag nagluluto at pinapakain siya. Yung po yung puhunan ko eh. Ayan, itong three-colored lettuce dito ko po ilalagay yan, sulok. Para pong arrangement po yan eh. Ito naman pong petorin salad. Petor salad yan. Dito, yan. Pag ibang kulay, isang light green at isang may kulay pula. At itong sweet basil, gusto po nito medyo shady. So dito po yan, yan. At ito pong Thai basil kasi gusto nito medyo naarawan dito. Ayan. O, diba? Ito po mga companion planting naman. Isa nating maganda. Hindi siya masyadong ma-overcrowded. Isa ko muna yung basil sa likod. Kasi yung matataas sa likod. Tapos yung mga mabababa sa harap para laki ng lamok. Tama, sa shop nga nila binili ito.
pag ganito po talaga eh, hydroponic po pag ganyan, pag walang lupa. Ang mga herbs po talaga karamihan dyan gusto po ng shady place, medyo naarawan, half shade. Maliban na lang po sa rosemary saka thyme, gusto po nun eh naarawan ng maayos. Ito sa greenhouse din po ito, ilalaki yung paper, biodegradable na papel. Tanggalin po natin para makahinga po yung ugat. Sarap po na ganito, no? Yung may nagbibigay sa inyo libre. Alam, sabihin ko yung pagtatanim. Yan. Sabi ko kasi sa kanila, last year, eh, hindi pala last year, 2 years ago, sinubukan ko po itong, ano ito, 3-colored na lettuce. Eh, tanim sa labas, sinubukan ko po mabubuhay kasi galing na sa shop, may ugat. Sabi ko, itatanim sa half shade kasi wag direct sa sunlight dahil matutuyo. So, successful naman po yung ginawa ko. Nakita po nila, lumago po talaga. Tapos, pagkukuha po ako ng down sa ilalim, tuwa-tuwa po sila. Sabi nila eh, pagkala nila, pag sa shop, hindi na mabubuhay. Sabi, mabubuhay yun. Try and try lang. Hindi naman kailangan maniwala kayo sa mga sinasabi, lahat ng mga video na papanood ninyo. Ba to? Nagkalasog-lasog na. Excited kasi. Yan. Kasi yung positioning po gusto ko naayos. Mga kababayan, bukod po sa surpresa sa aking mga gulay at herbs, ang Mother Nature po, pero po sa akin sorpresa na po. Ayun po. Morel mushroom, mahal po. Siguro doon sa wood chips na nabili ko sa shop, meron mga may silim na nilagay ko dito. Ayan. Tumubo. Ayun po. Tatakpan ko po yung mycelium. Paano ba gagawin ko dito? Hindi ko bubunutin. Gagamit po ako ng matalim na kutsilyo. Tatakpan ko po yung mycelium. Oh diyo. Ayan po. Dadahan-dahanin ko po. Sesya na po sa angulo ng camera dahil nasa ilalim. Hindi ko po hawakan kasi ano daw po ito eh. Poisonous pero napakasarap. So pakukulan ko pong mabuti para hindi manigas yung ngalangal ko. Pag kinain ko. Masok ng damok tayo nung. Yan ang excited. Ayan po yung mycelium. So ito ko po puputulin ng dahan-dahan. Ang digas ng ano? Digas ng mycelium na. Ay! Bulok na! Sayang, pero kukunin ko pa rin. Dali. Dry na siya. Oh. Dry na. Pang-south lang talaga. Ayan po. Isa sa mamahaling mushroom. O, diba? So, ang gagawin ko po, dadalhin ko sa pinggan, hindi ko pa hawakan yan. Lagi ko po ito sa mycelium, paprotektahan ko ng wood chips. Yan, para hindi po siya ma saka isprayan ko para o, diba? So, ito po yung morel mushroom. Tira po natin loob. Ah, tigas. Parang dry na dry na. Ganto ganto para hindi masayang. Kapag ah, pwede pa ito. Ay, hindi na. Hindi na po pwede. Bulok na siya. So gagawin ko po dito, ibabuong ko po sa may wood chips para mag-create ng mycelium. Iba po, no? Na-experience ko na po yung mga halos iba't ibang mushroom dito sa Finland. Ito po eh. Ay, excuse me.
rare po dito sa north. Sa south po maraming ganito. Di ba? Totoong morel mushroom. Yung morel mushroom po, doon ko rin tinanim sa ilalim po nung white na planter ngayon. Ito naman binigay sa akin sila, lalagay po muna to sa greenhouse kasi medyo chill pa rin po ang temperature. Pero stay ko na lang po to sa greenhouse. Lalagay ko po yun sa malaking planter. Pero hindi pa po ngayon, gusto ko muna kasi mag-stabilize siya bago ko po ilipat. Dito po sa left part na aking greenhouse, meron po ako ditong sack planter, sako na malaki. Minsan ko po muna, hindi ko po muna yung mga ugat-ugat kasi yung mga ugat ng weeds na to, yung mga damo, tutubo po yan. Kaya kailangan linisin mabuti. So ang patatas po, pagtatanim po ninyo, dagdag-dagdag lang po kayo ng lupa habang lumalaki. Ganda itong lupa. Ayan. Okay na po. Tarat muna natin mabuti. Binigyan po nila akong patatas. Galing din po sa shop. Pero pinili po nila yung medyo may tumutubo na. Inanya natin. May sabi, ayun. Tama nga. Ito po yun, oh. Medyo may tumutubo na nga. Ito po, gusto ko itong pulang pa. Patatas na to eh. Ito po yung masarap po kain. Kailangan po malinis na rin. Ito po mga plastic na ito. Biodegradable po yan. Pag pumibili po ka sa shop, ganito rin po ang kinukuha ko. Tinuturuan ko po sila sa bagay. Libre po itong mga plastic sa shop. Pagbibili po ng mga prutas at gulay yung kayo magtitimba. Hindi pa flat ko po kasi yung mga squirrels inuhukay. Mga boyset na yun. Sila ibabaong ko rito. Hindi, joke lang. Mga friends ko po yun. Ayan, protektado na po yung morel po, yung tinilad-tilad ko, tinabunan ko po ng wood chips. Tapos isa din, tinabunan ko ng wood chips. Nakita nyo po kanina in-spray ako. So yung bagong lipat po natin, iligan po natin. Basta tuwing maglilipat po kayo, kung dry po yung lupa at konti lang po yung moisture, diligan pa rin po ninyo. Kasi baka mami yung mga binigay sa inyo, katulad yung binigay sa akin, iba dried. Parang pinatuyo, dry yung ano, yung rooting system. So kailangan po talaga maka-absorb ng tubig. Doon po sa gitna na yun, sa fabric planter. Itatanim po ako dyan ng kung ano po yung maisipan ko. Nisip ko pa po eh. Yan, dahil po ganyan. Mali ha. Ganda po nitong lugar po niyan sa mga herbs saka sa lettuce. Ito pong mga pasty ko dito. Di ba? Gaganda na po. At ito po. Kasahin po natin mabuti. Sa Pilipinas po, maraming sako. Napakaganda po nung taniman. Kasi yung drainage. Hindi po may stock yung tubig, yung pagtulo. Ayan. O, di ba? Sip-sip agad. Ayan po. O, di ba? Relax.
Nabait ko po yung isang kaibigan ko po na nagregalo po sa akin. Yung isa po wala pa. Hintay po namin. Yung alak galing Pilipinas, paborito nila. O, di ba? Ayosan natin ang garden. Mamaya pagluluto ko po sila. Pampahaba ng lakad ng papel. Paano po mga kababayan, maraming maraming salamat na po sa inyong oras sa Idil Andiwa po. Kapag inalagaan po talaga natin ang kalikasan, ang pakikisama, marami pong biyaya na darating po sa atin at maging mapagkumbaba po tayo. Maraming maraming salamat na naman po sa inyong oras na inilaan sa Pinilakan Lakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi, magandang araw. Laban lang!